Hi guys, Rudski muli, nagbabalik para sa panibagong vlog, para sa panibagong video sa araw na to. So ngayong araw na to ay gagawa tayo ng panibagong video at ang gagawin natin ngayong araw na to ay ito yung mainit na usapin ngayon dun sa social media regarding po dito sa Manzanilla at saka Vaporub, kung nakapagpapulmonya ba. So ngayon na sa aking pananaw lang ito ha. Para sa akin, hindi po. Kasi alam naman po natin na tayong mga Pilipino ay likas na po na ginagamit po natin talaga yan, lalo sa mga anak po natin, lalo sa mga bagong baby, yung Manzanilla. So ngayon, awa ng Diyos naman na sa mga anak ko na ginagamit ito ay hindi naman po nagkaroon ng ganong sakit. So ganon din po sa Vicks Vaporub. So para maliwanagan po ang lahat ng to, ating panoorin ay itong si Dr. Richard Mata, pediatrician. Ang kanya pong paliwanag regarding po dito sa kanyang pananaw at base na rin po yung sa karanasan niya. So let's go. Let's watch. Hello po, Dr. Richard Mata po, pediatrician. Sasagutin ko po yung isang katanungan. Actually, parang dalawang tanong yun. Yung bang pag-apply ng oil na Manzanilla sa katawan ay pwede bang magdulot ng pulmonya? At yung paggamit po ng Vicks Vaporub, kasi mayroon pong ganung ano ngayon, discussions ngayon online. Yung explanation po na yung Manzanilla po ay pwedeng magdulot ng pulmonya ay ang sabi po ay yung bacteria kasi pwede po siyang manatili doon sa oil or doon sa Manzanilla o yung langis. Siyempre pagligo ng baby, ang tubig at langis, di ba? Sabi ni Sharon Cuneta ay hindi po magkaka-mix, di ba? Ang tubig at langis ay kailanmang hindi magsasama. So kaya pagligo ng bata, pwedeng after niyang maligo, yung langis ay andoon pa rin, hindi pa rin natanggal. So ang ending, yung bacteria ay naiwan pa rin dahil doon siya nakapasok sa langis. So every day kung ganun parate, pwedeng padami ng padami yung germs sa katawan, at syempre yung germs pwedeng mapasok sa bibig. Pwedeng, siyempre, mahawakan ng kamay yun. Pwedeng mapasok sa ilong, ma-inhale. In the long run, mas pro na maka-inhale ang bata ng bacteria dahil nga yung katawan niya ay maraming germs sa kanyang katawan, dahil nga yung oil sa katawan ay hindi masyadong nahuhugasan or natatanggal ng tubig. So, my point po yon sa ganong, ganong angle. Pero alam ko po na yung Manzanilla ay talagang kaugalian ng Pilipino. Di ba? Pag may kabag, yan kagad ang nilalagay ng ating mga lola. Parang gano'n na yung ating kaugalian. Ganito po yung sagot ko. Siyempre, hindi ko naman talaga pinaano yung Manzanilla na bawal. Hindi ko po sinasabi yan. Kahit sa mga pasyente ko, hindi ko naman sinasabi yan. Ang sinasabi ko is, pag naligo, kailangan sabunan ng maayos. Dahil po ang sabon, yung bubbles o yung bula ng sabon, yun po ang merong tinatawag nating surfactant. Alam nyo po yung surfactant, yan po ang nakakatanggal ng mantika. Isipin nyo po yung kaldero ninyo, di ba? Pag may kaldero kayong may mantika, may tubig at may mantika, patakan nyo po ng sabon or detergent, ano mangyayari? Di ba parang bigla siyang o-open yung bilog, biglang aatras yung mga mantika. Dahil po, ang mantika ay parabang takot siya doon sa bubbles. In other words, para maging malinis ang bata, kailangan sabunan siya ng maayos. Marami kasi sa atin naliligo dahil madami na yung tubig, akala nila tama na yun. Hindi po, para ka lang naliligo ng swimming pool noon. Kailangan bula talaga, bula ng bula. So, parabang kung tayo ay naghuhugas ng plato, karamihan kasi sa atin, magaling maghugas ng plato, magaling maglaba. Pero, hindi magaling magpaligo ng baby. Bakit? Dahil ang prinsipyo sa ligo, sa ating prinsipyo sa paghugas ng plato,
alam natin na kung mas bumubula, mas maganda. Pag naglalaba, pag bumubula, mas maganda. Yun ang ating prinsipyo. Pero kung sa bata, ganun din. So kailangan bumubula talaga yung baby sa singit, sa kilikili, sa liig. Pabubulain mo talaga dahil yan po ang nakakatanggal ng mga mantika sa katawan. Ngayon, pag sinabi nating mantika sa katawan, hindi lang po yung mansanilya. Pati yung pawis natin, may lumalabas po na sebo sa ating katawan. So kahit hindi po nagmamansanilya, marami pa rin tayong mantika sa katawan, yung nature na natural. So yung sabihin, lahat ng tao, lahat ng bata, kailangan pabulain ng mabuti pag naliligo upang yung mga natural na sebo at kung nagmansanilya man, ay matanggal talaga ng mabuti para talaga yung mga germs ay wala nang kakapitan. So applicable po yan sa lahat. Ngayon, pwede talaga ding maligo ang bata kahit gabi. Kasi kaugalian natin na bawal maligo ng gabi kasi magkakasipon or magkakasakit. So actually, sa atin lang po yung beliefs na yon, pero sa ibang countries, siyempre promoted yon dahil kailan ba tayo mas madumi? Pagising ba sa umaga or yung pahapon na o paggabi? Siyempre yung pahapon na o paggabi dahil yung anak natin kahit saan na napunta, pinawisan na, marami nang kiss-kiss sa kanya. So mas maganda yung sanang nasabunan siya ng maayos bago matulog. Tsaka siyempre, kunwari hindi kayo na ligo yung baby sa gabi, hindi sinabunan ng maayos, paghiga sa kanyang bed, yung germs niya sa katawan didikit doon sa kanyang kumot, sa kanyang bedsheet, sa kanyang unan. So araw-araw mo yung ginagawa, so ending, yung tuloy bedsheet o yung unan niya, may mga germs na yon. So importante sana na before natin ipahigain ang baby sa kanyang bed, malinis siya, nasabunan siya para hindi mag-accumulate yung bacteria doon sa kanyang mga kumot or kanyang mga higaan. So, kaya lang, alam ko maraming ayaw doon na delikado daw, magkakasipon daw pag inubo, pag niliguan sa gabi. Kasi nga, yan po ay parang tradisyon na, pero sana po mapabago na natin. Kasi ganito nangyayari sa mga lola eh. Pinaliguan niya sa gabi. Magkakasipon yan. So, siyempre, natural naman na sometimes sinisipon ng bata. Nung nagkasimpon na, sabihan niya kagad, yan, dahil yan sa ano nyo, pinaliguan nyo, kaya sinipon, kaya yun, natigil. Pero unfair yun, kasi marami naman akong pasyenteng walang ligo nga eh, sinisipon pa rin. So, dapat sana sabihin kong, uy, sinipon kasi hindi naligo, di ba? Dapat igagantihin ko din ng ganun. Pero ang truth is, maligo man sa gabi o hindi maligo sa gabi, yung sipon, siyempre, pwede yan makuha lang airborne eh. Kung may sinipon na tao sa bahay, nag-sneeze siya, umatsing, siyempre, na-inhale niya. Kung naligo ka man o hindi ka naligo, pwede mo rin makuha yon. Kaya lang, hindi yon ang basihan na sinipon siya dahil nabasa siya sa gabi. Kasi marami pong benefits na ang bata ay malinis o nasabunan ng maayos. So, tubig alone ay hindi po ligo yan. Hindi po, kulang po yan sa paglinis. O sabihin natin, pinupunasan naman namin sa gabi do, kulang pa rin yan kung punas man lang din. So, importante po yung maayos na pagsabon at pagligo sa isang bata. At kung maaari, kung makaya at hindi kayo open-minded kayo, twice a day, mas maganda po. So, in other words, hindi po ako nagbabawal ng mansanilya. Kasi mayroon naman tayong natural na sebo na rin na pwedeng doon yung bakterya. Ang pinopromote ko po ay talagang maligo ng maayos. Ngayon, kung hindi ka naliligo ng maayos ng bata, tapos may mansanilya pa, ayun. So, doble yung possibility na dadami yung germs. I hope naintindihan nyo yun sa point na yun. So, regarding naman sa iba, yung mansanilya, meron ding sensitive sa mansanilya. Like, nagda-dry yung skin nila later, siyempre yun yung sinasabi kong huwag na lang magpatuloy. Pero meron din namang healthy para sa kanila. Wala namang danger or reactions yung balat nila sa mansanilya. So, okay lang yun sa akin. So, number 2 topic tayo, no? Yung tinatawag nating Vicks VapoRub, kasi na-topic din yun na
ang Vicks VapoRub daw ay nakaka-promote din ng pulmonya. So naging topic din yun. Ganito po yan. Not totally na directly dahil yung Vicks VapoRub, meron naman din silang warning na huwag nyo ilagay sa ilong yung Vicks VapoRub. Huwag nyo ilagay dito yung Vicks VapoRub. Pwede yan siya dito lang sa chest, no, sa may chest area dahil ini-inhale. Ngayon, meron din namang warning na kung sensitive kayo sa camphor or menthol, mentholated po kasi yan, yun yung bawal sa kanila ang mga Vicks VapoRub. So, ibig sabihin, hindi po lahat ng tao ay bawal sa kanila ang Vicks VapoRub. Eh, alam naman ka, ugalian na naman ang Pilipino yan. Katulad lang po ng itlog. Hindi po lahat ng tao allergy sa itlog. So, hindi po pwede sabihin bawal ang itlog kasi ang itlog ay nakaka-allergy. Hindi. Depende po sa tao. Meron pong allergy doon. In the same way sa Vicks VapoRub, pwede po siyang gamitin pero wag lang nga sa dito sa may lips or ipapasok sa ilong kasi malakas na masyado yung menthol noon. Kung sensitive ka, mas mabilis yung reaction. Dito lang po yan sa chest rub or pwede sa ibang gamiting panghilot. Basta hindi ka lang po nga sensitive sa menthol or yun sa camphor. Kung sensitive ka, siyempre, pag inhale mo, pwedeng mag-react yung lungs mo. Pag nag-react yung lungs mo, pwede ka pong magkaroon ng paglabas ng phlegm at pwede yun naman ay babahaya ng bakterya, so magiging pulmonya. So, kaya may point din yung sinasabi na merong findings na nung na-promote ng VapoRub ay merong chances na tumaas yung asthma at pulmonya dahil nga merong gumamit na sensitive sila. So, sila po yung nagka-reaction at ngayon, pag ang phlegm, ang baga kasi natin ay naging sensitive, nagkaroon ng parabang reaction or inflammation or yung paglabas ng phlegm, babahayan po kasi yan ng bakterya, kaya magiging daan siya parang papunta ng pulmonya. So, but marami din naman pong hindi sensitive. So, in other words, and kung kunwari ay ginagamitan kayo ng ganun at parang mas madali kayong inuubo lalo, I suggest ipagbawal ko sa inyo yung mga ganun. Pero sabihin, wala naman problema kami, Doc, sa mga ganong VapoRub. I think no problem. Basta follow lang yung instructions na sinabi ko kanina. Okay? So, in other words, yung Manzanilla at Vicks VapoRub, alam ko naman na kaugalian yan ng ating mga Pilipino. Case-to-case basis po ang sagot dyan. So, hindi po lahat bawal sa lahat ng tao yan. At dyan din tayo lumaki. Ang bottom line din lang is gamitin lang yon kung hindi ka sensitive doon. Pero kung sensitive ka, huwag niyong gamitin. At linawin niyo po ang pagligo dahil with or without Manzanilla, yung mantika niyo sa katawan ay carrier na po ng germs yan. So I hope may naintindihan kayo ngayong araw at sana inasagot ko yung mga tanong. Marami po kasi nagtatanong about dyan. So, magandang araw po sa lahat.